Good afternoon. This is the special coverage of the coronavirus crisis using the combined forces of News 5 and Signal TV's One News, Radio 5, and One PH. Naglatag na ng mga posibleng kondisyon ang Interagency Task Force para sa magiging desisyon kung palalawigin pa ba o hindi na ang umiiral na Enhanced Community Quarantine sa Luzon. Para sa detalye, nasa linya ng telepono si Faith Del Mundo. Faith. Yes, Cheryl, sa virtual press con nga ng Interagency Task Force o IATF kanina, sinagot ni Cabinet Secretary Carlo Nograles ang tanong kung matatapos na ba o palalawigin pa ang Enhanced Community Quarantine. Sa ngayon daw ay pinag-aaralan pa rin kasi ang batayan para bigyang prioridad ang implementasyon ng extension. Ayon kay Nograles, magbabasa sila sa bilang ng mga kaso ng COVID-19. Pangalawa, ang kapasidad ng healthcare system, kasama nga ang pasilidad, kagamitan at kakayahan na mag-test. Kabilang din sa factors ang lagay ng ekonomiya at seguridad ng publiko. Sinusuri raw nilang lahat ng ito bago ilatag ang rekomendasyon kay Pangulong Duterte. Sa ngayon din, nagdagdag ng exemptions ang gobyerno ng mga empleyado na apektado ng ECQ. Yan ay yung mga nagtatrabaho sa HMO, PhilHealth at health insurance providers. Maituturing din daw kasi silang mga nasa health frontline services. Sa tulong medikal naman mula sa ibang bansa, inaasikaso na ng IATF ang pagpasok ng 12 medical experts mula China bukas para ngayon tumulong sa pagsukpo ng COVID-19 sa Pilipinas. Cheryl? Faith, nabanggit ba nila kung kailan nila matatapos itong mga rekomendasyon nila kay Pangulong Duterte at kailan nila ito isusumite? Yes, Cheryl. Actually, wala pa silang binibigay na deadline. Wala silang binibigay pang deadline. Ang ginagawa kasi raw nila ay marami silang mga kinakausap. Hindi lang sa miyembro ng IATF, kabilang din nga yung mga experts, yung mga scientists, academe, lahat daw ng mga eksperto at sa economists, lahat-lahat ng 5 factor na yun ay talaga nilang pinag-uusapan at masusi nga nilang pinag-aaralan. So sa mga oras na ito, hindi raw sila makakapagbigay pa ng rekomendasyon, pero ang ina-assure nila sa publiko ay yung 5 factor, kabilang yung security, yung sa economic, sa COVID-19 cases, ay talagang pag-aaralan nilang mabuti bago magbigay nga ng rekomendasyon na talagang makakatulong sa buong Pilipinas. Cheryl? Maraming salamat, Faith Del Mundo. Pabor si Senator Sherwin Gatchalian sa pinag-aaralang pagpapalawig ng Enhanced Community Quarantine sa Luzon kasunod yan ng inanunsyong mass testing ng gobyerno na sisimulan sa April 14. Para sa detalye, makakausap natin sa linya ng telepono si Senator Sherwin Gatchalian. Magandang hapon po sa inyo, Senator Win. Good afternoon, Cheryl. Good afternoon sa ating mga listeners. Magandang hapon po. Opo, patapos na nga po. Papasok na tayo, no, Senator Win, sa ika-apat na linggo po nitong ECQ. At kayo po, ang inyo pong tugon ay pabor po kayo sa pag-extend ng sinasabi po ba ninyo at least 2 weeks ito pong Enhanced Community Quarantine? Narinig ko kanina na marami pong kinukonsidera ang IATF pagdating dito sa pagdedesisyon kung papalawigin pa ang Enhanced Community Quarantine. At tama yun dahil maraming aspeto po ang dapat pag-usapan. Isa na dito ay yung economics o ekonomiya ho natin dahil ito ay konektado sa kita at sa trabaho at sa kabuhayan ng ating mga kababayan. Pero meron tayong isang pinaka-basic na dapat nating bigyan ng pansin at ito ay napakahalaga, no, sa paglaban ng COVID. Ito ay yung tinatawag nating mass testing. Narinig ko 2 days ago sa ating chief implementer kay General Galvez na mag-uumpisa pa lang ang mass testing sa April 14. At kung hindi tayo gagawa ng mass testing o ito'y maramihan na testing, hindi natin alam kung sino-sino ang may sakit at hindi natin alam kung ano po ang totoong sitwasyon pagdating dito sa COVID-19. Dahil itong mga nakikita nating tala sa television or sa radio ay mga luma ng mga testing na nangyari. Kung makikita nyo, almost 9 days ago, 8 days ago, itong paglabas ng mga resulta. So hindi siya tinatawag nating real-time, hindi gaagaran yung resulta. Kaya ang importante yun ay magkaroon ng malawakang pagte-testing para unang-una malaman natin yung totoong sitwasyon. Kung tayo po ba ay nananalo dito sa laban na ito. At pangalawa, para malaman rin natin kung sino-sino ang may sakit at magamit ng mga lokal na pamahalaan yung tinatawag natin na home quarantine. Dahil kung alam ng mga lokal na pamahalaan kung sino may sakit, hindi na dapat isara pa yung buong syudad.
magkaroon na lang tayo ng home quarantine para isa o dalawang tao na lang ang ilalagay sa quarantine. So, pabor po kayo na wag muna natin i-lift itong ECQ hanggat hindi nasisimulan ang mass testing on April 14. Ganun po ba yon, Senator Wynn? Kasi nakikita ko, Cheryl, kung binuksan natin kaagad, no, ang ating ang syudad at payagan na natin gumalaw ang tao. Ang malaking delikado dito ay hindi natin alam kung yung mga gumagalaw ay may sakit o hindi. Hindi natin malalaman kung ito po ay makakahawa o hindi. For example, dito po sa amin Valenzuela, hindi imagine ko lang eh. Kung inumpisahan na yung pagbabiyahe, pag inumpisahan na yung pamamasada, nang hindi natin nalalaman kung sino ang may sakit o kung sino-sino ang may dala nitong virus na ito, makakahawa ulit ito at dadami at dadami. At sayang naman dahil nagsakripisyo na tayo ng 30 days para dito sa ECQ. At kung hindi natin matesting at magkaroon ng mass testing, babalik tayo sa original na problema natin. At parang wala tayong improvement na nangyari. And Senator Wynn, sakaling nga po nga matuloy na, no, itong plano po na palakasin itong ECQ, paano pa palalakasin ng national government at LGUs itong tulong para sa mga walang source po ng income ngayong ECQ? Oo. Ang nakita ko, Cheryl, itong laban sa COVID ay laban to sa lokal, no? Bahay-bahay, kalye-kalye at barangay sa barangay. Dahil dapat mahanap natin yung virus sa ating mga komunidad at sa ating mga lugar at i-isolate natin, i-quarantine natin yung may virus. At importante kasama natin dito at kaagapay natin ang mga lokal na pamahalaan dahil sila ang magwa-quarantine. Eh. No? Sila talaga ang bumababa per bahay at sila talaga ang magwa-quarantine itong mga may sakit. Kaya importante na kaagapay at kapartner natin ang mga lokal na pamahalaan pagdating dito po sa laban. Doon naman sa tanong mo kung paano natin matutulungan, dapat ho tuloy-tuloy yung pagbibigay ng ayuda ng mga lokal na pamahalaan, tuloy-tuloy yung pagbibigay nila ng pagkain. Marami pong lokal na pamahalaan tulad po ng Pasig na maaga pa lang eh, nagprepara na sila sa pagbibigay ng pagkain at ngayon second wave na yung ginagawa nila. So, importante na tuloy-tuloy ang suporta sa ating mga lokal na pamahalaan dahil sila yung nasa front lines eh. At sila po ang dapat magbigyan ng suporta para hindi maputol yung pagbibigay ng pagkain. At panghuli na lamang po, Senator Wynn, marami pong nagtatanong, okay, kung magtutuloy-tuloy ito, at tuloy-tuloy din dapat itong tulong nga po na financial din, ano, yung aid, kagaya naglabas po tayo ng more than 200 billion po, ano, para pantulong sa mga kababayan natin. Ang tanong din ng marami, saan tayo kukuha? May enough bang pera o pondo po ang ating bansa para po dito? Kung makikita natin itong social amelioration, ito yung binibigay na tulong, yung 8,000, ang budget yan ay 100 billion per month. So ang plano ng ating pamahalaan ay magbigay ng dalawang buwan, kaya 200 billion yan. Kung gagawing, kung itong 200 billion na ito ay nakabudget na ho yan at kinuha to sa mga ehensya na hindi naman nagagamit ng kanilang pondo. Pagdating naman sa pondo, tingin ko, Cheryl, may sapat tayong pondo. No, kung magdadagdag pa tayo ng isang 100 billion, tingin ko hindi magiging problema yan dahil ang ating budget ngayon ay mahigit 4.6 trillion pesos. Kaya kayang-kaya ho natin yan. Pero hanggang kailan natin tutulungan ng ating mga kababayan? At yung 8,000 na binibigay natin, ay ito ay talagang temporary lang. Pansamantala lang ito. Ang importante, makabalik sila sa normal nilang kabuhayan para mapakain nila yung kanilang pamilya ng tama. Dahil yung 8,000 talaga ay pagkakasyahin mo yan sa gamot, sa pagkain at sa iba pang gastusin. At alam natin sa ganitong panahon, talagang kulang ho yan. So ang akin naman, ang aking konsepto ay simple lang. No? Magkaroon ng mass testing para malaman natin ang totoong sitwasyon ng ating bansa. Magkaroon ng mass testing para magkaroon tayo ng home quarantine. I-isolate natin sa bahay, hindi na kailangan buong syudad o buong Luzon ang i-quarantine natin. At pagkatapos ito, maging aggressive tayo sa testing. No? Dalawang linggo lang, tapusin natin lahat ng testing para yung extension na
dalawang linggo ay sapat na para malaman natin kung itutuloy pa o hindi. Marami pong salamat, Senator Sherwin Gatchalian. Magandang hapon po. Salamat, thank you. Samantala, mga kapatid, dito naman tayo sa good news. Isang pasyente na naman ng COVID-19 ang gumaling sa isang ospital sa Laguna. Pinalakpakan ang COVID-19 survivor na ito sa Perpetual Health Medical Center sa Binyan. Todo pasalamat din po ang pasyente sa mga health worker habang ibinabanderang fully recovered na siya sa sakit. Sa huling tala ng Binyan City LGU, hindi bababa sa 8 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa lungsod. That's the latest on the enhanced and expanded community quarantine in Luzon. For more updates, follow News 5, The Philippine Star, and Business World Online. I'm Cheryl Quasim. We are One News.